Kumusta po, Bishop, is brought to you by Raskob Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Marhay na aldaw po sa Indoga Boss, mga tugang asin. Welcome po sa programang Kumusta Po, Bishop? Kumusta po, Bishop Rolly? Hello, Tess. Kamusta? Magandang araw po sa iyo. Sa tuya pong mga paraan tabay, marhay na aldaw sa Indoga Boss. Saro na naman pong edisyon kang programang inian sa Indog maaantabayanan mo niyan. Ako po si Tess Banyares Delphine, asin inipuan. Kumusta po, Bishop? Diyos, marhay na aldaw, mga tugang. Welcome sa itong programa, Kamusta Po, Bishop? Daug ba kami ni Tess? Nagiraray, makaubay ka mo, makaiba ka mo sa mong programa. Ngunyan, ang kapistahan ng Holy Trinity Sunday, binabati ko po kayong lahat, mga pamilya, sapagkat tayong lahat, katulad ng Holy Trinity, ay isang pamilya ng kagurangnan. Kaya po, samahan nyo kami sa ating programa, Kamusta Po, Bishop?
Kumusta po, Bishop, was brought to you by the following: Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Naga Parochial School accepts boys and girls from preschool to grade 8. Entrance exam is now going on. For inquiries, call 473-3603. Classes start June 4. Be one of the best. Be a parochialite. NPS, where education is walking the extra mile. Kumusta po, Bishop, is brought to you by Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Welcome po, giraray mga tugan, sa programang Kumusta po, Bishop. As in, ngunit pong Domingo, sa tuya pong pag-uurulayan ang manunungod sa pag-edukar kan sa tuya mga kahubenan. As in man, sa satuyang pagtabang sa satuyang mga kinapobrehan. Siyempre, bisita tapungon yan. Mayong iba po si Father Rex sa Andrew Alarcon, Kanaga Parochial School, na siya man pong makakaibahan ta sa pagtukar, pagdiskutir, kan mga bagay-bagay manunugod po sa Catholic education tanong yan. And sinsiring man, kukumustahon ta po ang satuyang ginaganangan na arsobispo. Pero bago po iyan, bago po mangumusta ang satuyang arsobispo, hagadan ta po muna ning welcome na patara-tara si Father Rex. Welcome, Father Rex. Marahin ang daw, Father Rex. Isuki natin si Father Rex. Yes, Bishop. Ah, okay. Thank you, Archbishop. Yeah, thank you, Tess. Salamat po sa pag-imbitar. Giraray digis ako. As in, marahin na aldaw man po sa mga gabos na naghihinanyog kaining programang ini. As in, mapuro na naman po ang kralasihan. So, welcome back duman po sa mga estudyante, sa mga teachers. Of course, yao na sila sa laog. Kasi sa mga magurang, actually, ano, sana Father, ang magkaigwa ka mag-iraray ng renewed strength sa tanganing padagos na ibanhan ang sa indo pong mga kaakian sa pag-aaral. Makalis, Father Rex, ning almost more than 2 months na nagkaigwa ng bakasyon. Yeah. Well, hindi talaga bakasyon because they continue working. Iyo po. Tapos ito pong ibang estudyante man, nagkaigwa ng summer program. Yes. So, na sa sports, arts, etc. And the others, iba man academics. At nagkaroon kami ng mga BOT test, no? Ng mga Board of Trustees meeting. Marami kami inaayos for the betterment para mas maganda, mga tugang. Oh. Ang services ng sa Naga Parochial School na very prestigious na sa Naga. And gusto pa natin talagang palawakin ang kanyang pagiging, sasabihin natin eh, sa larangan ng pag-aaral, talagang kilala sa Bicol Region at sa buong Pilipinas. Thank you very much, Bishop. Thank you, Father Rex. Tamang-tama po mga tugang Blessed Trinity Sunday nun yan. And mga throwback activities kan sa tuya pong ginagalangan na arsobispo, iyo po ang pagsilibrar niya kan mga bagong inordinahan na kapadean digdi po sa Archdiocese kan Caceres. Bishop, kukumustahin natin yung ating mga bagong pare. Yes, mga tugang, dakulang grasya. Halos sa kagurang nana kita, digdi sa Archdiocese of Caceres, meron kitang bagong mga pare, 4 priests, newly ordained priests. Yes. No? And dahil lang yan, God willing, magkakaroon din kita mga 9 mga diakono, 9 deacon. Pero yung mga 4 priests niya to, no, ang iyang aran, si Father Rolando Canonce from the Parish of Perpetual Health sa Balatan, congratulations po. Si Father Ralph Christian Golina from Tinambak Parish. Yes, no? Pascual Bailon. Si Father Larry Nagales. Siya naman po ay from Iriga, St. Anthony de Padua. At siyempre ang last, si Father Ruben Temporal sa Parokya Nabua, Camarines Sur, Our Lady of Katipanan Parish. Oh, kaya ito po mga diakon ng ito, mga pari na ngayon, ay dumaan talaga sa maayos na training. No? Alam mo, seminaryo natin, kilalang kilala sa buong Pilipinas na marami tayo mga kapatiyan na nanggaling sa seminaryo natin na naging mga obispo, naging bishops, mga profesor.
Si Rex, superintendent natin. Doon din galing yan. Yes. Namamahala yan. Kilala, kilala. Kaya mga tugang, sa mga pamilya, huwag niyong kalilimutan na ang bukasyon sa pagkapadi, balaw kang kagurangan. Kaya kapag ang itong mga aki tinatawag sa pagkapadi o sa religious life test, yes, you give permission. You allow them, encourage them. Yes. Dahil ang apat na ito, alam mo, Tess, mga bata pa ito, pero... Mga usually, how old sila, Bishop? 23, 25? No, hindi na ba? Mga 26, 27 oh, yeah, na yan. Ganyan, no? Kasi ngayon, the later, the better, para yes, mas, yes. Mature, mas, mas mature. Mature. And it took them how many years? Nine years. No? Nine years almost. Mm-hmm. Plus pastoral experiences. Talagang, every summer, pinapadala sila yes, sa mga so, parokya. Parokya. Para maranasan nila ang mga challenges ng pastoral life. Eh, alam mo, Tess, hindi madali ang maging pari okay. Ngayon eh. You have to have a good personal relationship, PR. Yes, pero yes. First and foremost, ang pari ay tagapagdala ng mabuti na marhay kabareta. Therefore, yung capability to communicate, ha? Yung capability to speak, yan, eh, napakahalaga niyan. Kaya, mga tugang, padagos ang indong pabibi, yes. Sana dumami pa ang sa itong kapadiyan. No? Sana ang more than the number, mamimi kita na maging matatag, makusog, marhay, siyempre masaya. We want happy and joyful priest. Right. You know? Like okay. Philip Neri, di ba si Padre Philip Neri? Si Philip Neri. Well, no, nag-joke yan, ha? Oo. Pero siyempre sa misa, serious siya. Seryoso. Dahil ang pari naman ay tao, may kahinaan din, ano? Meron ding tawag dito, may toyo rin eh. Oh, may mga stubbornness eh. Oo, oh, may katikasan din ang ulo. Sabi nga, tao so, din sila. May katikasan din ang ulo. Pero in the long run, pagdating ng gabi, it is between God and the priest. Yes, alam yes. Mo ako, pagpasok ko sa kwarto ko, Tess, sa dami ng trabaho, after all those hard days. Lulot ka na lang. Lord, salamat po sa araw na ito. Oh, Lord, bahala ka na magtsaga sa akin. Patawad na lang magkakamali ko. Eh, yun ang pinaka, di ba sa atin, yun ang pinakamagandang moment. Right. At the end of the day na, yung between God and ikaw lang. Yes, yes. Ganun lang. Para mag-asawa yun eh. At the end of the day, yung mag-asawa lang. Mm-hmm. Yung mga trabaho nila, tabi na before muna, going to muna, bed, oh. Yes, yes. Yeah. So, ganun din kami mga kapatid. What was your most motivating message to all of our new priests? Well, I emphasize to them na yung intimacy with Jesus. Correct. Na sila, they don't carry their person, they carry Jesus. Yes. Kaya, kasi ano to eh, hindi sila, they don't work for Jesus. Yes, ang yes. Emphasis, they should work with Jesus. Yes. Iyan ang emphasis. Kasi kung for, eh, parang compliance lang. Oo, tsaka niya, malang manghihinayan. Pero kung hand with, in hand ay, sila. Dapat hand in hand. Magkatabi sila. Oo. Okay. Bagamat, of course, we work for the Lord, not for the church, okay yan. Pero, sabi nga ni Jesus, I'm with you till the end of time. Okay. Ha? So, dapat aware kami na, pag-ibo namin, hindi na kami sa solo, kasama namin si Jesus. At siya aming parang reference, no? Kinakausap, ang aming intimacy, at doon kami nagkakaroon ng usugan. Kaya mga tuga, mahalaga ang pamibig ang pamilya, magpanuhan kang kurangan para sa itong mga bagong pare. Kaya magpasalamat tayo, giraray sa yes. Diyos, na meron tayong mga bagong pare at sana magkaroon pa tayo ng maraming pare. Mga ilang ka mong pare, Father Rex sa Archdiocese. Hindi ko na po alam kung pangilan ako eh. But I was ordained 96 po. Ah, 96? Ah? 96. So, mga ano so, na. Sa family ni the Father Rex, ipang ilan ka? Several so, also priests in the family, ano, the Alarcon of Clan? Dalawa. Wow. Tatlo na po kami dun. Oo. Oh, okay. Tapos, meron sa... Pero, alam mo, sa Bulacan, merong Father Jess Alarcon. Opo, ka. Na nasa, ano na kayo, nasa New Jersey. Ah, nasa New Jersey. Kasi guwapo mo yung Father Rex. Siguro baka pinsan. Pero mas matalino ka to. Oh, yeah. Oo. So, Bishop, they were all trained for the future pastoral ministry kasi ito yung mga bagong kapadian. Si Ringman, they were all topmost, they were all trained academically. Father yes, Rex can student. Relate to that. Lalo na mga tugang, tapag-uurulayan ta sa mga masunod pang mga gap ang manunugod sa edukasyon. So, Father Rex can very well relate to us kung ano ang mga kadipisila na inagihan kasi ito yung mga padi, kasi ito yung mga bagong padi na ini sa pag-adal nila, philosophy, then theology. Uh-huh. Yes, Father Rex. Yeah, po. Ang padi kaya is, ano siya, sa teacher talaga siya. So, okay. Ang buong buhay niya, nagtutukdo siya, no, to preach the good news.
So may mga stages ng formation man. Yes, yes. Itong normal, grade school, high school, tapos nag-aadal ng filosofiya, philosophy, along with the other subjects, tanganing mas makasa pa sa indang pag-isip, bako lang yan, tanganing mas masabutan ninda ang natura, kan pagkabuhay ng tao, pati na ang kinaban, siring man, sa teolohiya, ang pag-aadal kan tataramo ng Diyos, ta bako lang ang isip, ang kaipuhan, o ang kakayahan ng tao, kundi ang grasya ng mahal na Diyos. Siring sa sinabi ni Archbishop na saro sa mga struggles kang padi, iyon na mahiling mo na limited ka, pero dakulaon ang misyon na itinatao sa imo. Kaya nga ni, sabi ka iyan, kumisan bako man sa pinakamatibay ang inaapod, kundi miski maluya ka, alagad willing kang magdusay kang buhay mo, pag kinaputan ka na ning mahal na Diyos, as in nagpaubaya ka naman sa iya, dakul na nga ngalasan ang pwedeng gibuhon man sa, huli sa imo. As in, but we acknowledge na, siring kang sinabi ni Archbishop, kumisan may mga kakulangan, we're not angels. No, but, naghihingo ang magsimbag. Kaya, kaipuhan man duman sa kandidato o duman sa seminarista o sa padi, maghingo man siyang pakarhayon man ang sayang sa diri. Sabi ta kayan, kapag yaon dispuesto, no? Disposed ang sarong tao, ang grasya manin mahal na Diyos, mas ano mas. Alam mo, Tess, I would like to open yung pagkakataon ito. Pinag-usapan natin ang formation ng isang lalaki para mag-isang pare. Ito yung ginagawa, ito ginigibuin sa lahok ng seminaryo. At ang ating seminaryo, because of the mga requirements, you know, we are putting up new classrooms, high-tech classrooms. Kasi ngayon dapat ang classrooms talagang first of all, ang kanyang atmosphere para makuha ang interest ng mga estudyante, no? Hindi lang komportable, pero at the same time, dapat yung maras sila makinig. Parang conducive to learning. Na talaga ma-attract sila para makinig sa profesor. Kaya salamat po doon sa nagbigay ng tulong ng Nairobi Jubilee. Nairobi Jubilee. Ngayon po, ginigibo na ang satong extra classrooms, no? Sa seminaryo. At kasama po dyan ang ating auditorium. Wala po kasi ang auditorium. Alam mo, Tess, wala tayong decent auditorium eh. Sa major seminary. Yes. Maybe basketball court, pero hindi rin naman conducive yun eh. Yes. Yes. We're trying our very best to have a new auditorium. Kaya po mga tugang, if I may say, no, sana padamos ang inyong pagtabang sa mo na para matapos na natin itong project dito para sa ating seminaryo at para sa gagamitin din sa ibang mga bagay at makakatulong sa seminaryo. Lahat po ito para sa kapuntihan ng ating seminarista. Iyo po, okay? Iyo po. Mga tugang, sarong pong pangapunan ang itinaw sa tuya ka sa tuyang Arsobispo. Thank you very much, Bishop Turona. Si mga pasasalamat na po sa tuya agabos. Managos po kitang magpamibi sa tuyang mga bagong kapadean na inisiling mong po ang samuyang pag-abot ng congratulations sa inda. As in, lalo na po sa saindang pamilya. Diyan lang po kamo magbabalik po ang programa. Kamusta po, Bishop? Kumusta? Kumusta po, Bishop? Was brought to you by the following: Raskob Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Naga Parochial School accepts boys and girls from preschool to grade 8. Entrance exam is now going on. For inquiries, call 473-3603. Classes start June 4. Be one of the best. Be a parochial light. NPS, where education is walking the extra mile. Kumusta po, Bishop? Is brought to you by Raskob Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Educating our young and the poor. Mga tugang, ang sa tuya pong pag-uulayan mo niyan, tema about education. Sinda po ang mga proud scholars kan sa tuyang ginagalangan na arsobispo?
and sa Kuya na po Sindang ipapabisto sa Indo Gabos. Pinanginginutan ni Nesali Sabueno. Ma-introduce po siya kasi sa diri-siring man ang kurso po na sa iyang pinagkukuangon niyang digdi sa anong eskwelahan. Go ahead. Start from where you are. Nesali. Yes. Thank you po. I'm Nesali Sabueno po. Incoming second year student po from Ateneo Dinaga University. And I am taking up Bachelor of Science, Bachelor of Secondary Education major in Biology po. Biology. Mga tugang ang masunod po sa iyang katait, si Rostum Morena. Yes, hi. Go ahead, Rostum. I'm Rostum Morena, currently taking up BSc Mathematics from Ateneo Math. Ateneo din, okay. From saan ka, Rostum? From Sangay. Si Nesali is from? From Sangay. Sangay, parehas taga Sangay. Ang masunod mga tugang, si Maria Sara de la Cruz. Thank yes, you, go ahead, Miss Maria Sara. Good morning po. I'm Maria Sara de la Cruz and I am taking up AB Communication sa Ateneo Dinaga University po. And taga Milaor po ako. Taga Milaor. Okay. And finally, mga tugang, we have Maria Cliofe Olieta. Marahin al daw sa iyo mo, Cliofe. Good morning po. Ang gandang umaga po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Maria Cliofe Olieta. Nag-aaral sa Ateneo Dinaga University. Ang kurso ko pong kasalukuyang kinukuha ay ABBSE major in Filipino, mag-third year college na rin. Ayan, and test kaya... And Madrigal Scholarship. Yes, so, kaya Tagalog ang salita niya. Tagalog na Tagalog. Ang galing sumulit niya sa Filipino, bilib ako. Pinasok yung isang ginawa niyang parang, ganyan, parang position paper, yun, term paper. Oh, yeah. Galing sumulat. So, salamat na maray sa Indo, sa Indong introduction, and nauugma kami na kaibahan ni Kamungunya ni Archbishop Tirona. So may mga ihahapot kami sa Indo. So, Bishop, lahat sila taga, nag-aaral sa Ateneo. So, paano po sila, Bishop, naging scholars ninyo? Alam mo, Tess, dito sa ating Archdiocese, there are two groups. Nung pumunta ako dito, alam ko na meron ding scholarship program ang ating Archdiocese. Pero nakafocus siya sa ating mga seminarians. No? So, mga scholar ng Archdiocese, mga seminarista. Yes, so, which is very good. Oh, yeah. So, dami rin talaga mga young boys na talagang kailangan tulungan sila. No? Pero ako naman, na-imbibe ko sa father ko. Alam mo, father ko. My father was a lawyer. My mother was a teacher. And parang sinasabi ng mga guro namin, mag-aral kayo, napakahalaga niya para sa inyong kinabukasan. Walo kami magkakapatid, kaya napakahalaga. And then sabi niya, kahit ano, basta importante mag-aral kayo. Kaya ako pa nakakita ko ng mga kabataan, natutuwa ako pag nakita ko nung pumapasok sila. May soft spot ka talaga, Bishop, pag mga ganyan. Actually, itong mga young ladies and young men na ito, no? Hindi sila, kasi meron may scholarship program na dadaan sa mahirap na examination, pinaka-brightest of the brightest. Ako hindi. Iba kaya tawag ko walk-in eh. I just interview. Pag nakita ko, bisa may nagtitinda sa SM, in-interview, kinausap ko lang siya. O ako, may course ka na, nakatapos. Anong tinapos mo? Hindi po nakatapos kasi pinansyado. O, palitan. Basta hinahanap ko lang yung pasipag, yung porsigido, at saka may support yung kanyang family. At sila, itong mga batang ito, talaga naman nakikita ko sa kanila. Excited sila mag-aral. At meron sila mga talent para nakakapanghinayang, Tess. Nakakapanghinayang na, why are they not given this opportunity? You should be very proud and you should really be very happy na may oportunidad kayo na ganyan. Kaya ako naman, siyempre, nung kinusap ko sa kanila, sa totoo lang, I'm very, salamat ako, meron din ako mga... Kasi wherever I am, sa Malolos, meron din ako ng scholars doon. Kasi fun time, may scholar din ako. One time, alam mo yan, naglalaro ako sa Manila, meron nung isang shopping mall, Harrison Plaza ang tawag. No? Naglalaro ako doon, then may tumawag sa akin. Sabi sa akin, Father Rolly. Pinapulat ako. Lumapit ako. Kasi, ano yan? Father, di mo kilala. Ako yung hindi. Ako yung security guard ng Broadway Centrum. Ayun, nung ginagawa yun. Yeah. Yung anak ko, Father, pinag-aaral mo. Nakalimutan ko na yun. Ano? Asa sa... Ilang tatrabaho na po? Ilan po sila, Bishop, ngayon, right now? Well, actually, di here around 9 kayo dito, no? But I have one scholar in Davao. I have 4 grade school scholars in Dinalungan, plus 1 in Baler. You know? So you're still yes, so
Tapos eh, one time, iskolan ako sa Bacolod, apat, pero sabay-sabay ng tanan. Hindi nakatapos. Doon ako disappointed. Yeah, ano ba pagkakabarkada? Hindi natapos eh. Ano? Of course, sa Infanta, well, doon institution, pero meron ako sa Infanta, mga six. You know? Pero most of them, iba nakatapos. Sa totoo lang, pa nakatapos, nakakaliwuta ako nga sila eh. But these are very talented. Matawa sila kanina sa nagtanong, sana may impact. Ah, required dyan. Kapag nag-aaral, wala mo na yung mga boyfriend, boyfriend na yan. Magpo-focus muna sila. Imagine, parang tatayin sila sa bisya, pagka-contribution na, pupunta na sa kasina. How is it to feel to be a scholar? You should be very proud. Sabi ko nga, scholar kayo ng ating arsobispo. Anong namamatian? Anong pagmati? It was a great privilege po para sa akin yung opportunity ng pagiging scholar po ni Archbishop. Kasi hindi ko po akalain na magiging scholar po ako kasi unexpected talaga po yung bakit nangyari. Bakit ba? How did you meet Archbishop na tapos naging scholar? Kasi sige nga, oo. Kasi po nung time na nag-speech na po ako nung valedictory address po doon sa during our graduation day po in high school. Naging emotional po ako kasi hindi ko pa po kasi alam kung saan po talaga ako mag-aaral and hindi ko po alam kung maipapatuloy ko pa ba po yung pag-aaral ko sa college kasi in a sense na very yung condition ng family me is ano lang po sakto lang po na makapag kain kami araw-araw. So, naging very thankful po ako kay Archbishop kasi po na-feel niya po yung katiusan na nga ni kong sinasabi kang sarong estudyante na namati ko po kang time na ito. Alam mo, pag umatay ko ng graduation at pinari yung mga balik, tinatanong ko eh sa mag-aaral yan. Isan, Bishop, mahirap kasi ano. Ganun ko siya, mayroon ako mga ganun. Marami akong ganun. Meron akong scholar eh. Hindi ba siya sa inyo? Nagtitinda siya ng sobris sa katedral. Bumili lang ako ng cook. Kinawasan ko siya. Oh, sabi ko. Nakita mo lang siya dyan sa patio. Yung isa naman, nagsiserve lang ako siya na Paris. Nagsiserve siya ng coffee sa akin. Tapos eh, kinawasan ko. Tag-aaral ka ba? Anong tinaap? Hindi po. Bakit? Kasi puro financial. Financial talaga. Yeah. Ganun talaga. Sige, nagkapunta ka. Then we came. Ano pa lang siya? Anong taga? Si Ate Regine po. Ha? Regine. Si Regine. Si Regine is very good din siya. Ganun po. Yeah. Anyway, ko Rostum. Si Rostum. Very touching naman kay ano, Nestle. Oo, si Nestle. Mas swerte kayo talaga may soft spot niya si Bishop. Kasi kinukwento niya nga bago yung sagot mo, Rostum. Kinukwento niya sa amin parate sa programang ininini na pagka nag-a-attend siya ng graduation rites, ang tinitingnan niya dyan yung mga expressions ninyo, lalo na yung mga magulang natin na talagang may mga bagay na talagang dapat niyang pagtuunan ng pansin. Okay, yes, Rostum. Being a scholar of Bishop was such a blessing for me because unlike Nestle, during our graduation, dun po, hindi pa ako umiiyak nun kasi alam ko hindi pa ako makakapasok. Okay. Ano po? Saan ka na umiyak? Umiyak po ako nung ano, pagtawag po sa akin ni Mother Rose na kukunin daw po akong scholar ni Bishop. And then dun po, thankful po ako kasi katulad nga po ni Ness, wala rin po akong kasiguradan na makakapag-aral kasi nga, ano po, galing rin po ako sa poor family and Demi po afford na mag-send po ako sa college. Or kumbaga man, di mo pa sigurado kung noarin ka makakapag-enroll. Ano? To syempre, ang direction ng ka mga magurang nindo is mapag-eskwela talaga ka mo. Because aram kan mga magurang nindo, kami gabos na kung gurano ka-importante ang edukasyon mo niyan, lalo na mo niyan na panahon. Pero alam mo, you're salutatorian ka, di ba? Ito yung valedictorian, ito salutatorian. Yes. Si Maria Sara. Ay, thank you. Oo, tinatawag lang, Miss, ano, Miss Villa? Miss Villa or pa. Miss Villa. Para po sa akin, saro po ni sa mga milagrong nangyari sa ako. Na makalaon. Milagro talaga, oo. Opo, kasi unlike po sa Inda, mga valedictorian, salutatorian sa Inda,
Eh, ako po, hindi po ako. Pero I'm, nasa ano naman po ako, nasa star section. Kaso, hindi lang po ako dun sa level na talagang valedictorian, salutatorian. So, parang isa talaga yung sa milagro na makapasok ako. Kasi po, 1 year din po ako nag-stop bago po ako nagpatuloy sa pag-aaral. Kasi po, 8 po kami sa family namin. Then, kulang po talaga yung, kahit po yung iba na kapag tapos na din, scholar po kasi sila ng Ateneo, yung iba pong kapatid ko. Kasi matatalino, may mga ano siya, unlike. Okay. Tapos po, dun, eh, nag-asawa na po kasi sila, may kanya-kanya ng pamilya. Din, nagpatuloy din naman po ako nung after ko mag-stop ng 1 year. Then, pag second year ko po, sinabi sa akin ni mama na kay Puan ko po daw mag-stop kasi ano, financial na naman po ang problema. Tapos po, na-realize po ni mama na yaman po si Bishop. Then, nagsabi mo po kay atong mga yaman po didi sa palasyo, mga nagtatap staff po na bakit hindi mo ilapit kay Bishop kasi mabait naman yun, gano'n. Then yun po, nakiusap po kami na kung pwede pong ipasok ako bilang isang scholar. Alam mo, Tess, pag narinig ko yung mga batang second of tumihinto, nanginay ako, tayo, sayang oras yan. Oras yan. Oras yan. Although, Bishop, wala naman talagang age limit sa pag-aral, pero young students like you talagang kailangan nilang inspirasyon sa motivational drive, lalo na kung very passionate talaga kayo to really finish a course or a degree. Okay? Kasi yung purpose nyo, alam ko, is to help your family. Yeah, family. Kaya siguro, talagang yung motivation na yun sana, huwag nyong alisin nga sa puso ninyo, yung drive na yun, yung passion na yun to really finish your studies, thanks to Archbishop Tiron, at igwa ka mong naging garo, ama na sinasarigan nindo in terms of your tuition fees, ano? So, salamat man. Yes. Si Cleofe. Si Cleofe. Olieta. By the way, si Cleofe, siyang daughter ng aming chef dito sa, ano? Ay, si... Oh, very good. Si, oh, yes. Oh. Si, ano, si... Si Cleofe. Si Cleofe. Yes, Cleofe. Naging scholar po ako, yun nga, Madrigal. Dahil... Opo, sa Madrigal. Sa Madrigal, I see. Pero ngayon pong summer, si Bishop po yung nagparal po sa akin. Kasi kapag hindi po ako makakapag-summer, baka po matagalan po sa college talaga. Kasi masyadong mahal po yung pag pag sa summer kasi hindi lang po yun basta-basta, parang isang semester na din po yun. Wow. Kaya masyadong thankful po talaga ako. So lahat sila bisa first year, lahat kay first year in coming class. Third year. Third year. Wow. Si Cleope actually Filipino siya, no? Pero she expressed her desire to become a lawyer someday. Okay. Eh, sabi ko sa kanya, oh, tama-tama, because my father was a lawyer, my sister was yung justice ng Court of Appeals. Ako sana maglo-law rin eh. And we're looking, actually, meron na akong pinag-aral na isang abogasiya, isang indigenous dumagat, na dumagat siya. Pero nasa pre-law pa lang siya, nasa pre-law sa Arellano. But then I think she joined the National Commission of Indigenous, yung isang governor doon. Kinuha siya ang staff. So hindi ko alam kung ano nangyari. Pero I was supporting her for 3 years, pilkaron namin siya. Pero sana dumagat, pero magaling siya. Yes, ang ambisyon niya talaga yung protektahan niya mga katutubo. And I told Cleo, I assured Cleofe na not to worry. Kasi sabi niya, pag magtrabaho siya, baka mahirapan siya, which is true. Kasi full-time ko sa law. Eh. Sabi ko sa kanya, I'm sure. No, so I promise to support her sa kanya. You just have to aim high and you'll be able to hit the mark. Kaya, grabe, ang passionate siya ng Bishop talaga to really finish a course. Pero meron din kami mga challenges test sa kanila na. Pag may activities dito, pupunta sila dito. Of course. Sa mga scholars ko, sa mga area, meron ako mga coordinator. Dito si Sister Emeline, na medyo stricto. Di lahat ng madre. Meron ako Sister Mafia sa Infanta, very strict din siya. Every month, tinatawag yung mga scholar ko, meron silang reflection paper, tapos meron silang recollection. Meron silang activities in other words, no? Para, kayo rin, di ba, binagawa kayo ng reflection paper, no? Oo. Tapos, pag may activities, tumutulong sila sa kitchen, sila nandito rin sila. So, sana nini, sana, ladies, ha, and then rostrum here, sana yung mga dikit na inabagay na pinagahagat sa Indukan Palacio talagang natutugunan nindo kasi magkayunan iyan na training nindo. Because at the end of the day, after you finish your course, mabalik ka mo at mabalik kung sa in, kumbaga, itong sa indong buot na de imang ka mo hinahagadan dyan ka na ni opisina ni Archbishop na mabal sa nindo. Pero ito lang na knowing that you finish a course, it's already but a
parang ano na yan eh, parang bonus na talagang maray iyan. So sana talaga tatao ka mo magsalingoy kung sa income mo inot na nabisto, as in pinagpaagal, ano? Dahil nga ni taang edukasyon, importanteng maray. Taano daw po ta importanteng maray sa Indo, mga hobiness, ang edukasyon? So anybody can answer my question. Dawa, dayina ka mo, saro-saro magsimba. Bicol magtagalog. Okay, go ahead. Anybody would like to answer my question? For me, education is essential basis of life po. Essential basis of life? Yes po, kasi it was... ano na talaga po siya, nasa human race na talaga po. Ang gigibuhon mo na lang is to continue and to function well para po magkaipo po ning essential, essential nga ni po ang sarong ang edukasyon. And education is not about gaining of knowledge po. It's about how you develop yourself and how you form holistically. Wow. Who you are, po. Yan ang sumagot si Leslie, ha? Walang sinabi yung mga tanong kailan ng universe, no? At magaganda sila, mayroon yan, mga aktibi yung mga batang yan. Para naman, holistic, si holistic ng pagkatao, yung sarong tao, ano? Will they develop? Yes, any more additional? For me, po. Magko-quote po ako ng isang anonymous. Go ahead. Education is like a candle. It lights or it lights the way for others po. Lights the way kasi po tinutulungan po ng edukasyon ang mga tao. Kasi po, di ba napapansin natin ngayon na ang mga tao masyado nang apathetic. Wala na silang pakialam. Masyado sa yung pokikurante nga kumbaga. Kaya ang edukasyon po, yung nililinawan yung pag-iisip ng mga tao para... isipin nila yung kapakanan ng iba, hindi lamang yung sa pang-sarili nila. Hindi po sinasabi na edukasyon ay para lamang sa academics, hindi po yun sa mga subjects. Kasi ang edukasyon, naukuha siya sa pang-araw-araw na buhay, yes, sa mga experience na natututunan ng bata, hindi lamang po sa eskwelahan nga, kumbaga. Dahil ang edukasyon po ay isang napakalaking... parang isa siyang napakalaking ano bang tawag malawak siya. Malawak po siya, hindi lang siya sa isang point po. Kumbaga ang education talaga sinasabi ni Kiyofi Digby. Dahil lang nag-stop na ikaw nakapagtapos ka ng 4 degree course and then you go on your masteral, you go on your doctorate degree, but habang nabubuhay kita, padagos ang pag-edukarta kan sa tuyang sa diri kasi gabos ba kung gabos na bagay. And siyempre pa ipuhanan ta ng education, ng sarong kurso na makapagtapos dahil nga nita. Kita in the future will also would like to be successful in life and eventually kita makakatabang man sa tuyang mga pamilya. Yes? Very well said. Malalawak ang kanilang pananaw. You wanted to add something, Rosto? Ay, hindi na. Siya yan si Rosto, eh. Yeah. Kasi parang scientist, eh. Oh, pero magaling sa math yan. Diba, Rostom? Math! Nako! Siya, Rostom, tetes kita 1 plus 1. Oo, galing, no? Iyo. Now, sa Indo, para sa Indo, makakatabang ang sa inyong edukasyon, sa inyong familia, in the future, sa inyong mga magulang. Si Ringman, ano man ang nahihiling nyo doon kadipisilan right now, ano? Aram ko digi sa palasyo, na imang ka mo digi pigre-require to really like a work hard, ano? Just have to work hard on your books na mapasaran nindo para at least naman maugma para sa satuyang ginagalangan ng arsobispo na kamo talaga mahiling na nakapagtapos ano. So do you have any challenges right now being young students of Ateneo? Yes, go ahead. Saro po sa kadipisilan kang pag-aadal po, ito po yung peer pressure yung ano po yung cramming and yung mga projects, okay. Sabay-sabay na pagpapasa po ng so, projects. Time management lang siguro kaya Nestle, ano. And then, yung ano po, kasi po sa Ateneo po, may minimaintain po kaming grade. Yes. So, it depends po talaga dun sa teacher na magiging professor mo po sa specific subject. Normal yan, may teacher factor na sinasabi. That's true. Yeah, okay. Other difficulties or challenges that you encounter right now? Sa akin po. Yes. Siguro po bilang isang estudyante at anak po ng isang labandera. So, kahit po scholar po ako,
minamanage ko pa rin po yung time ko na makatulong din po sa aking magulang. She helps somebody to watch my, hindi po yung aral lang talaga yung focus ko, tapos wala nang time para tumulong sa magulang. Ini-estimate ko po talaga na nasa pag-aaral din, kailangan ko din tumulong sa magulang. Kahit scholar po ako, hindi ko po iniisip na scholar ako. Sige, kahit kayo nang bahala dyan gumawa ng gawain nyo, kasi libre naman ako sa, hindi po. Ginagawa ko po tuloy yung obligasyon ko bilang anak at bilang estudyante. Magayon nun iyan ini na value kasi talagang dapat lang na tataog kitang magtaanaw kasi to yung utang na buod, sa to yung magurang, siring man, lalo na sa mga nagtabang sa to na kita makapagtapos sa to yung pag-aadal. So, kadakulo na challenges pero maugma, Bisa pula naman silang minamaintain na grade na hinihingi mo. Kasi sa akin, passing all, of course. Yes, so, tsaka basta nakita ko yung masipag sila, masaya sila sa pag-aaral. Eh, kita mo naman, very talented itong mga bata ko. I wish ka, I could help them more. Kasi siya may mga needs din sila, mga alawas. Pero siya sabi ko naman, just go to the office. Kasi meron din kaming, iba yung mga projects. So, yung mga damimin ng tao din, yung electronic, yun, calculator ba yun? That, so, yun, medyo... Yeah, Archbishop Rolly can always help you with mga research works and di ba? Okay. So, mga tugang nakaka-inspirar po ang mga mensaheng binutasan kan sa tuyang mga scholars. Scholar po, kan sa tuyang ginagalangan na Arsobispo. So, salamat po Maray Archbishop for that apostolate. So, sa inda mga magurang, sana po taanawun man na utang na buot ta, kung si Simon po ang nakapagtabang sa satuya para mas lalo pang mapaurog ang papadapula ta sa pagtaoning malahay na values sa satuyang mga kaakian na nag-aadal. Diyan lang po ako mga tugang mababalik po ang programang Kumusta Po, Bishop. Kumusta Po, Bishop? Kumusta? Kumusta Po, Bishop was brought to you by the following: Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Naga Parochial School accepts boys and girls from preschool to grade 8. Entrance exam is now going on. For inquiries, call 473-3603. Classes start June 4. Be one of the best. Be a Parochialite. NPS, where education is walking the extra mile. Kumusta Po, Bishop is brought to you by Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Mga tugang kasubago po, sa tuyang napag-urulayan, mga scholars po ni Bishop na sa inyo pong nasa bayanan na makaka-inspira lang sa inyo mga statements. Ngunyan po, pag-urulayan tamang giraray po manunod sa edukasyon. Yaw po mga tugang si Father Rex Andrew Alagcon, Kanaga Parochial School, na siya pong mag-update sa satuya, kang status po, kang Catholic education tango niya na panahon, ngunyan pong taon, lalong-lalo na po ngunyan pong burukasan kan klase 2014 as in 2015. Father Rex, Marahay Naldaw po, giraray. Dakulan pong challenges ngunyan sa Catholic education. Ito nga ng Vatican II, igwa siyang line na reading the signs of the times. So, pag hiniling ta, ang kinabanta ngunyan, dakulan ng pagbabago, no? So, kaipuhan man mag-adjust ang Catholic education sa new developments brought about by science, technology, and yung development kang culture. Innovation. So, innovations. Kaya, sa field kang education, ini ang saro dapat na inot na magbago, ta iyo yan ang na-form kang mga tao na magtrabaho. So, digdi sa tuya, sa locally sa Philippines, saro kayan itong K-12 na napag-ulay na po dati digdi. Ikaduwa, sarong challenge man sa Catholic education, ta miskin nagiging nag-a-advance ang science and technology, dapat ay malingawan itong formation of the human heart and the care of the soul. So, iyo ini ang contribution talaga kang Catholic education, because you can have very brilliant people, pero pag deformed ang heart, ang soul, sabi ni, it's the new, what you call this, pang Frankenstein na, pagaro, we make monsters of our people, of the students. So,
dakulang challenge ini. Kaya, so sabay-sabay po itong with the developments of technology, sabi ni Bishop, itong high-tech na ano, iyo man itong pedagogy, itong pagtukdo, okay. Critical thinking, the judgment, tamang paggamit kang freedom, no? Sa ta, importante ini. Kaya sabi ta, pwede mo kayang ibakal tulos ng gadget ang mga aki mo, pero kung deform ang puso tsaka ang isip ninda, miski anong gagamitan ninda ka iyan. Alam mo, Tess, alam mo pa. Ito yung nabanggit po ni Father Rex, no? Na gusto natin ang ating mga aki, pero silang, una, may baro sila mag-isip. Ikaduha, yung ma-appreciate nila yung mga balaog na tinao sa inda, yung mga giftedness nila, no? At yung kapasidad nilang express yung kanilang sarili. Pero yan, magaganap yan, nagaganap yan, siyempre, sa pamilya, simula sa pamilya, at sa paaralan. Kaya ang challenge naman sa mga schools, di ba, Father Rex, mag-create ng ambience or environment, no? Because a Catholic school yan, therefore, dapat ang environment ay Catholic environment. Ang ibig sabihin yan, na in terms of attitudes, pananaw, damdamin, nakaugat yan sa Ebanghelyo. Kasi meron mga eskwela na halimbawa, ang environment, wala ang Diyos. Di ba? Wala. They just focus on science, math. Wala ang Diyos. Wala yung mga values. Kaya nagpo-produce sila mga tao na sa isip is profit, magkano kikitain ko, magkano sweldo ko. Eh tayo, basically, gusto natin na may nag-aaral sa Catholic schools, first and foremost, maging mga alagad ni Cristo, disciples of Christ, maging mga leaders, future leaders of our nation, you know. And of course, mahalaga na they become good family men or women. Kasi ang family, kung matatag ang pamilya. Alam mo, Father Rex, ano, Tess, no? Yes. Ang dami mga graduates sa Harvard, kung saan-saan, nagmamanage na ilang alalaking kumpanya, pero they cannot maintain a good family relationship. That's diba? True. Ayun ang divorce. Tapos yung mga anak, under drugs. Tapos eh, walang relasyon sa loob ng pamilya. So, kumbaga, wala. Bishop, behind the success of an organization or company, pero at the end of the day, pag-uwi nila sa bahay, they are lonely. Yeah, precisely. They may be physical, financially stable, pero wala, bagsak yung kanyang bahay at ang pamilya. Yung sinasabi ni Rex na mahalaga yung tinatawag natin, that's yung true. Values, yung human aspect. That's siyempre, ang role naman ng school dyan, kinikreate namin yung atmosphere na parang dun humihinga yung bata, dun lumalong yung bata, na ang kanilang pag-aaral, hindi lang facts and figures, kundi yung spirit ng gospel. Spirit of love, service, humility, sacrifice, di ba? Mga bata ngayon, halos di na sacrifice yun. Opo, kasi. Parang spoiled eh. Di na, Bishop Ali. Parang they do have a very convenient and comfortable life. Kaya, dikit na sacrifice, Bishop, minsan hindi mo na sila mautusan. Right. Nagmamaktol. Ano ba? Parang galit ka agad. Opo. Kaya, ano, we're still, isa yan. Kaya si Archbishop has given us the directive na ibabad yung mga teachers saka mga mag-aaral sa scriptures. Sa Bible. Number two, naalala ko yung sabi ng isang saint na if you learn under the tree of the cross, you learn charity. And which is also true na there is no success without yung, we say no pain, no gain. We teach them the value of sacrifice, of hard work. Kasi malakas pa rin sa atin yung gustong umasenso pero ayaw magtrabaho. Gusto magkaroon ng high grade pero ayaw mag-aral. Sabi, and we always repeat, hindi pwede. There is no other way but to really to learn. And education is an investment. So kaya sa mga magulang, please, tutukan din natin ang mga anak natin kahit saan sila pumapasok. Don't expect na kahit araw-araw silang pumapasok, pero kung hindi sila nag-aaral, nothing will happen to them. So, dapat talagang may sakripisyo pa rin at matuto pa rin. At saka, alam mo, sayo, nawawala na yung old style na yung mga nanay at tatay nag-tutor sa mga anak nila, no? They let somebody do the tutoring. Maski hindi man lang makapag-tutor, at least yung para ini-encourage yung mga anak nila, di ba? Opo. Nag-aaral ka na ba, anak? O, ganyan, tulungan sila. Kasi, let us admit it. Yung math kung parang ko, iba sa math ko yun. Hindi ko matutor yung mga pamangkin ko. Iba na sila ngayon. Iba na. Mas advanced ngayon, Bishop. Yung tsaka, kahit doon sa mga pumapasok, in the past,
pag pumasok ang bata ng 5 years old, halos parang wala pang laman yung isip niya. Ngayon, yung 2 years old, nag-iPad na siya, humahawak na siya. So, when he reaches 5 years old, marami ng data ang nakapasok sa kanya. So, challenge din ito sa education. So, kailangan ang Catholic education naman, ang isang contribution niya, yung tinatawag na Catholic ethos. Ano yung contribution ng gospel sa society? So, isang debate, malaking debate nga ito sa Europa kasi merong iba, naalis na yung pagiging Catholic. Pero, sinasabi nila kung talagang merong ibibigay ito, so, kahit hindi Katoliko, kahit hindi Kristiyano ang kaharap mo, sasabihin mo yung Catholic value kasi may value talaga yon. So, kami naman dito sa NPS, we are doing our best. Nagbukas na kami ng high school, so may first year, second year, and we're happy na dumadagdag naman po yung estudyante. At hindi lang, we are praying for the same. So, all schools, particularly our parochial schools dito sa mga parokya, para yung education, maibigay yung buo, no? It's not only the head, correct, but the heart and the hand. So, mga tugang. Holistic na ang holistic, para kung gusto nyo mabigyan ng inyong mga aki ng magandang pag-aaral at kinabukasan, narito po ang ating mga Catholic schools. Nagmumula po dito ang ating, siyempre, NPS, no, Naga Parochial School. So, up to second year na po tayo ngayon. Grade 8 o grade 8 na. Grade 8. So, ngayong pasukan, may grade 7, grade 8. Yun, may mga babae. Meron na rin pong babae. Co-ed na din. Ano po? Co-ed na rin. So, siguro si Father Rex Bishop, mga nga po na, sa satuyang mga kamag-aralan. Although, nakapag-start na kita ka nga sa satuyang pag-klase, ngunyan na school year 2014. Yes, go ahead. Iyo po. Bukas po ang sa mga eskwelahan. Magbisita po kamo duman, tanganing mahiling po nindo. As in kung nahiling dong para tama para sa mga aki nindo, then we welcome you. Siring man ini sa iba mang mga eskwelahan digdi, the Catholic schools. But ang pangapudan ko sa mga magurang, dai po kamo mapagal. Dai kamo mapagal magsuporta. Kumisan nagiging costly ngani ang saro, costly na ang education, but there was somebody who said, if you think education is costly, try ignorance. It's really an investment. Pero dahi taman pagsayangon, kaya pati sa mga estudyante, dahi taman pagsayangon ang kapagalan kan sa tuyang mga magurang. Because it is in the, we all should not forget part pala, saro pa po itong the law of the farm. The law of the farm is, kapag ang farmer nagtanim ngayon, he does not expect na bukas aani na siya. He must be patient and continue to work. Ganun din sa pag-aaral. And when you send them to us, please do not expect that tomorrow, bukas ka agad. Hindi po. Ang proseso namin is it will take some time. It will take patience. And we are, ito po ang sinasabi niya. At saka isang yes, that's correct. May cultivation, may putting on fertilizers, at saka isang malaga pong bagay din mga tugas sa pag-aaral is, don't expect everything na ang gagawa para sa itong aki, ang school. Ito po ay partnership. Malaga po yan. Partnership po yan. The school po can only give as much. Ito lang po maibibigay ng pwede halang ganito po. Pero kayo po nagpapatuloy niyan. Di ba? Yes, kaya dapat yung natututunan ng mga bata sa eskwelahan, sana nakikita rin sa ating tahanan. At yun naman, gusto nyo makita sa inyong anak, dapat nagsisimula rin po yan sa inyong pangangalaga. Kaya partnership po talaga yan. At nakikita po natin yung mga taong dakila, katulad din si Rizal, nadama niya ang pagmamahal at pangangalaga ng kanyang mga magulang. Kanyang pag-aaral, pati kanyang kapatid, sinuportahan din siya. No? Kaya huwag po natin kalilimutan na ito po ay isang partnership. Kaya meron tayong mga association, di ba? Mga parents, teachers, association. Kasi mahalaga yung role ng magulang talaga po. Kaya ang simbahan naman, nandito naman po kami, mga pare, mga bishops, mga sisters, para ma-maintain po yung atmosphere na kita ay tunay na panuwaan kang kagurandan sa ito po mga paaralan. Thank you very much, Father Rex. Bishop, thank you so much for all these insights. Mga tugang, ang kahalagan po kang edukasyon, sabi nga ni Father Rex, saro po ini yung pamanata sa satuyang mga aki. Nakukita po, mayo na sa kinaba na ini, sinda po ang magpapadagos ka. So sana po, pinagtungkusan ta ang gabos na insights na nakaka-inspirar ng mga mensahe kan sa tuyang ginagalangan ng Arsobispo. Siring man po, si mga challenges na pigmentioner sa tuya ni Father Rex, sa pagpaadal,
kansa tuyang mga aki. Kaipuhanan tang ikultibar, kaipuhanan tang laganing abono, kaipuhanan tang bubuan po ning tubig para po mas maging marhay ang bunga kaiyan. Diyan lang po kamo mga tugang, mabalik po ang programa. Kumusta po, Bishop? Kumusta? Kumusta po, Bishop? Was brought to you by the following: Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Naga Parochial School accepts boys and girls from preschool to grade 8. Entrance exam is now going on. For inquiries, call 473-3603. Classes start June 4. Be one of the best. Be a parochial light. NPS, where education is walking the extra mile. Kumusta po, Bishop? Is brought to you by Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Taro na namang edisyon kan programang Kumusta po, Bishop? Ansa indong naantabayanan mo niyan? Lugod po, kita padagos na maglakaw kay bahan ng kagurangnan, padagos kitang magpamigbi sa satuyang mga kaakian, sa satuyang mga eskwela, sa satuyang mga estudyante, sa mga kabataan. Kita pong mga magurang yaon pirmiliwat sa pag-antabay sa sainda, sa saindang arual daw na paglakaw, lalo na sa saindang pag-eskwela. Mga tugang, ako po si Tess Banyares Delphine. Duro Domingo, iba na niluliwat kami sa sabuyang pakikipagkumusta sa satuyang arsobispo. Inipo liwatan, kumusta po, Bishop? Diyos mabalos, parayo po salamat mga tugang sa pakikisama sa amin at pakikinig at sa aming programa, Kamusta po, Bishop? Sana po nasiyahan kayo sa aming mga palitan ng kuro-kuro at sa aming mga istorya, lalo na po tungkol sa ating mga kabataan na nais pag-aral. Sana po kung nais nyo ay maaari rin po kayong tumulong para bigyan ng mga kinabukasan ng ating mga kabataan. Kaya muli po, maraming salamat, Diyos mabalos, huwag mo kalilimutan, kinakamusta ko po kayo parate, at kayo po ay aking iniaalay sa ating kagurangnang nagmamahal po sa ating lahat. Diyos mabalos, God bless you. We would like to thank the following: Raskov Foundation, Carmelite Sisters, University of Northeastern Philippines, Iriga City, Naga Parochial School, Knits and Ding Merchandise, 24K Jewelry and Pawn Shop, Highway 411 Resort at Libmanan, Camarines Sur, and Josefa Dabu and Family. Thank you too to our media partners, PBN TV 5, Sky Cable, Radio Caritas, Iriga Cable, Goa Cable, Iraga Industech Incorporated,